Good day, everyone. I am John Darel P. Marco, a Bicolano architect and a self-proclaimed local artist. Why I called myself a self-proclaimed local artist? Because, to be honest, wala po akong formal training or proper education sa visual arts. It's my hobby. Opo, mahilig po ako magpinta, mahilig po ako magdraw, but hindi ko pwedeng sabihin na true artist na talaga ako. Why? Because in order for me to give respect to those who really exerted effort, in order to be recognized in the field of visual arts. And also, kaya ako po sinasabi na hindi pa ako maituturing na artist, it's because alam ko sa sarili ko marami pa akong matututunan. Marami pa akong dapat gawin, marami pa akong dapat madiscovery sa field na ito. And I also believe that visual arts is a profession that requires proper education. Why I want to be part of the first reality art show in the Philippines? First, I want to motivate myself. I want to find motivation na alam mo sa sarili mo na kahit tinatamad kang humawak ng brush, babangon at babangon ka pa rin. Kasi meron kang competition na sinalihan. Meron kang rason para i-improve yung sarili mo. Meron kang rason para gawin mo to, gawin mo yan. Patunayan sa sarili mo na may ibubuga ka. The second reason, I guess, is I want to become an inspiration. I want to become an inspiration doon po sa lahat na sub-sub sa trabaho. Doon sa mga taong nawala na ng oras sa pagpinta, sa pagbuhit, dahil kinain na ang oras nila ng trabaho. I want to become an inspiration to them na they can make their time more valuable through visual arts. And third, sabi ko nga po kanina, I am a self-proclaimed visual artist. I want to be recognized as an artist by joining this competition. Bumalik po ang hilig ko sa visual arts because of this pandemic. Siguro po kung may magandang naidulot yung pandemic sa akin, is ito na nga po. Muli pong nabuksan ang aking hilig sa pagguhit at pagpinta. During the lockdown last year, matatandaan ko noon, March, April, until May, lockdown po dito sa amin sa Bicol. Marami po akong mga tira-tirang pintura sa construction na kung hindi ko po siya gagalawin, maaaring tumigas. And marami rin po akong nakitang plywood, used plywood, gypsum board, and hard duplex sa bodega. Nasabi ko, maaaring masayang, maaaring katulad ng gypsum board, pag nabasa, hindi mo na mapapakinabangan. Ang plywood, kapag dinapuan ng mga pest, pwedeng masira. Kaya po naisip ko, wala po akong ginagawa nung pandemic. Binuksan ko po yung bodega, nakita ko maraming pintura, kulang ko na lang paintbrush. Then, since archi student po ako before, may mga natatago po akong gamit sa pagpinta, sa pagguhit. Hinalungkat ko po ulit yon. And then, nagsimula na po ulit akong magguhit. March 2020, sinubukan ko pong magpinta gamit po ang mga used construction paints and plywoods sa aming bodega. And bumalik na po yung interest ko sa pagpipinta. Marami po ako actually nagawa. I made almost 10 artworks, 10 to 15 artworks. And yung iba po doon, every time na pinapost ko po siya sa social media, marami pong nakaka-appreciate. And binibigay ko kung sino yung may gusto. So, yun po, doon ko po ginugol lahat ng oras ko during the pandemic. And kung tatanungin niyo ako sa style ng art, I really don't know kung ano po talaga yung style ng art ko. Pero when I research about the different style of art, na-discover ko na ang art ko is somehow relevant or somehow
connected sa abstract impressionism. Yun po siguro yung style ng art ko. And yung medium, I can paint naman po using oil, using acrylic, using watercolor, pencil, everything. Pero hindi po ako magaling sa lahat ng yun. Ang pinaka-comfortable po ako is acrylic and watercolor. And kung may message naman po ako, well, congratulations to all the organizers. Congratulations kung sino man po ang nakaisip nitong reality art show. Kasi po, nabibigyan nyo po ng opportunity ang mga artist sa buong Pilipinas and yung mga nangangarap na maging artist pa lang. And then, nag-open kayo ng pinto doon sa mga tao na hindi nila alam kung saan nila gagamitin ng tama ang kanilang oras. Kasi marami sa atin po na nahook na sa social media, nahook na sa gadgets, nahook na sa ganito, sa ganyan, sa mga walang, hindi masyadong makabuluhang bagay. And through this, I believe na yung mga taong alam nilang meron silang talent, meron silang alam or knowledge sa pagpipinta, sa pagguhit, may energize ulit yun. May showcase ulit nila yun. And mabibigyan ulit sila ng rason, ipakita yung talento sa buong Pilipinas. Hindi lang sa kanilang lugar, bago sa buong Pilipinas.